Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong buhay. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsukpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing, butil at alak. Ang trumpita ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tiputin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal.
Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabagba ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumahan at ipatawad mo yaring kasalanan. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Puon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi Niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian niyo mga katabi, pakisabi, good morning. Ngayon po ay ano po? Ano po ngayon? Aswell, akala ko Valentine's Day. Valentine's Day din naman po. Pero mas mahalaga na ating ipagdiwang yung Ash Wednesday. May tanong po ako sa inyo. Kapag may nagsabi sa inyo na ibang tao, may dumi ka sa muka, anong ginagawa ninyo? Tatanggalin. Tatanong natin, saan? Saan banda? Gusto nating maialis agad. Kung minsan hindi pa tayo nagtitiwala na sinabi niyang wala ng dumi, titingin pa tayo sa salamin para masigurado na wala ng dumi yung ating mga muka. Ano pong pinapakahulugan noon? Ano pong ipinapahayag noon? Alam po ng bawat isa sa atin na yung karumihan dapat inaalis. Yung karumihan sa ating mga muka dapat inaalis at dapat hindi nasa sa atin iyon. Tanong ko po, ano naman po yung nagpaparumi sa ating mga kalooban? Mga kasalanan. At sasabihin ko rin po sa inyo, yung karumihan sa kalooban na dulot ng kasalanan, dapat inaalis din po iyon. Hindi dapat nasa sa atin iyon. At yun po yung diwa na nais kong iwan sa inyo sa ating pagpapasimula ng ating panahon ng Kwaresma. Kailangan nating matandaan na yung marumi, yung kasalanan, hindi dapat nasa kalooban natin iyan. Dapat inaalis, dapat manatili tayong malinis dahil ginawa na tayong malinis ng ating Panginoon.
At ano po yung makakatulong sa atin para patuloy na maging malinis yung ating mga kalooban? Anong makakatulong sa atin para malinis pa natin yung ating mga katauhan? Gagamitin ko po yung tatlong letra ng ash. Ash. Ano pong spelling ng ash? A-S-H. Mabuti naman po at alam natin. Letter A po. Ano pong imbitasyon sa atin? Maging aware tayo sa ating mga nagagawang pagkakamali. Mahalaga po na malaman natin na mayroon tayong mga kamalian. Aminin natin yung mga nagagawa nating kamalian para magagawa natin ng paraan na baguhin yung ating mga pagkakamali. Ano pong mangyayari kung hindi tayo aware at hindi natin inaamin yung ating mga pagkakasala? Mananatili tayong gumagawa ng mali. Kaya napakahalaga pagkilala sa ating pagkakamali at pag-amin nito. Hindi ho ba kapag nagkakasakit tayo, kung hindi natin naaminin na may sakit tayo sa ating mga magulang o kaya naman sa ibang mga tao, hindi tayo matutulungan. Ganon din po sa ating buhay sa kalooban natin. Hindi tayo matutulungan ng ibang mga tao at hindi tayo matutulungan ng Diyos kung hindi natin aaminin yung ating mga pagkakasala. Kaya mahalaga maging aware tayo. Ikalawa po, letter S. Mahalaga po na matapos nating aminin yung ating mga pagkakamali, tayo ay nagsosorry. S stands for sorry. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mangako tayong hindi na ulit natin gagawin ang mga iyon. Hindi po sapat na tayo ay aware. Dapat nagsisisi din tayo sa ating mga pagkakamali. Makita natin yung mga masasamang epekto ng ating mga pagkakamali. At pagkakita nito, mangako talaga na hindi ko na ulit gagawin ito dahil hindi ito nakakabuti sa aking buhay at sa buhay ng iba. Hindi lang po tayo magsosorry sa ating Panginoon. Paanyaya ko rin po na ngayong panahon ng Kwaresma lalo na, humingi rin tayo ng paumanhin sa mga taong nagawa natin ng mali. Nakasakitan natin ang loob. Hindi po sapat na okay tayo sa Panginoon, pero sa ating kapwa ay hindi pa rin tayo okay. Dapat yung ating panghihingi ng tawad sa Panginoon nakikita sa ating relasyon sa ating mga kapwa. Magsorry po tayo sa panahong ito sa Diyos at sa ating mga kapwa. At yung letter H po, tandaan po natin, hindi natin kayang makapagbagong buhay nang sa sarili lang natin. Kaya yung letter H po, it stands for holding on to God. Holding on to God. Mahalaga na pagbitaw natin sa ating mga pagkakasala, tayo ay mahigpit na kakapit sa ating Panginoon. Mahigpit na kakapit sa Kanya na lubos na nagmamahal sa atin. Letter A, maging aware tayo. Letter S, magsorry tayo. Letter H, tayo ay mahigpit na kumapit sa ating Panginoon. At kapag nagagawa natin itong mga ito, patuloy tayong makakapaglakad sa mundong ito ng matiwasay at mapayapa. At patuloy nating masusundan yung ating Panginoon. Masusundan siya sa pagmamahal niya hanggang kamatayan. At yung pagmamahal ng Panginoon, alam natin na nakakabuti para sa lahat. Nakakapagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kaya patuloy nating gawin yung mga paanyayang iyon para tunay tayong maging katulad ng ating Panginoon sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang minamahal na bayan. At ngayon din po ay Valentine's Day. Gusto niyo pa po na korteng puso yung ilagay ko sa noo ninyo? Di naman. Pinapaalala lang po sa atin ng araw na ito
maganda pong nagkatapat yung Ash Wednesday at Valentine's Day. Pinapaalala sa atin na yung pinakamagandang simbolo ng pag-ibig ay hindi puso, kundi ang krus ng ating Panginoon. Yung puso po natin, dadating yung panahon, titigil yan sa pagtibok. Pero mga kapatid, yung puso ng ating Panginoon sa krus, kailanman hindi titigil sa pagtibok, sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung krus na nilalagay sa ating noo, sa abo na krus na nilalagay sa ating noo, paalala po yan ng ating mga kasalanan. Pero hindi nagtatapos doon. Krus yung forma dahil pinapaalala sa atin ng araw na ito na yung Diyos nagdadala ng kaligtasan dahil sa kanyang krus at ginawa niya ito dahil mahal niya tayong lahat. Nawa yung mga katotohanang iyon ay magtulak sa atin para tunay na bumitaw sa mga pagkakamali ng ating buhay at mahigpit na kumapit sa ating pananampalataya, sa ating Poong Hesus Nazareno. Amen. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ang pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang mga ihos o ushers. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oh.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa patuloy na pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma, bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ang korupsyon at katiwalian at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalala sa ating mga kahinaan, magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinatanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan sa paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makiisa sa sambayanang nagpapakumbaba sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumao nating mga kapatid sa kalangitan at ganun din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Sa panahong ito ng pagsisisi, patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin kaming karapat-dapat sa kaligtasan, dulot ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Small.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti ay iyong kinakarangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Sana pa sa amin.
Hinihiling namin kami, E Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amen.
sasakin iyong awin. Amin po sa iyong panatagin. Mananaman ang pag-asa. Liwanag sa aming pangamba. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabato, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan nang kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid,
ang patuloy pong paanyaya, unang-una sa lahat, pag-amin sa ating mga nagawang pagkakamali. Pagkatapos umamin, tayo nawa ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. At pagkatapos noon, tayo ay matinding mahigpit na kumapit sa ating poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat na makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuhok ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.